Mga kaagoy! Sino ba namang hindi matatakam sa ganitong pulutan? Tara, samahan niyo akong gumawa ng kilawin na pusit! Pangmalakasan ito! Mga kaagoy, meron akong kwento sa inyo. Ngayong araw kasi mga tore, gagawa tayo ng kilawin na pusit. Panibagong pulutan ito. May kamahalan nga lang ang pusit ngayong araw na to. Muntik na nga ang hindi kinaya ng budget ko. At dahil pulutan nga gagawin natin, kakayanin ng budget. Basta't may kasamang purong gin. Hindi ko iindain ang magagastos ko kapag ganun. Bali pinahugasan ko pala itong pusit sa ate ko. Dahil tuturuan ko siya kung paano gumawa ng pulutan. So bali ang gagawin lang pala sa pusit ay tatanggalin yung balat. Lilinisan yung nasa loob niya hanggang walang matira at uhugasan ng maigi hanggang mamuti-muti na yung style niya para hindi daw pala kami mahirapan. Lagyan daw ng asin habang binabalatan para daw mabilis mabalatan yung pusit. So ayun na nga mga kaagoy, habang nililinisan ni ate yung pusit, nag-slice na rin ako ng mga sibuyas na gagamitin natin sa ating kilawin na pusit. Hindi lang sibuyas ang iniwa ko dito, pati na rin ng bawang at luya. Yan yung mga gagamitin natin para hindi natin malasahan yung lansa. Bali yung ginawa ko sa luya ay kinudkod ko parang cheese. Dapat ganyan lang style niya. Bali malapit na ngang matapos sa kakalinis ang ate ko sa pusit. Pagkagawa daw kasi ng kilawin, ganito dapat ang style niya mga kaagoy. Ang paglilinis daw dapat sa pusit ay total package. Yung ganyan ang magiging itsura niya. At habang nililisan pa nga ang pusit, nagready na nga ako ng mainit na tubig dito. Naglagay muna ako ng tubig na wasa sa ating termos. Dahil pakukuloyin natin ito ng maigi. Para sa ating gagawing kilawin pusit, kailangan kasing hugasan mabuti ang ating pusit sa mainit na tubig. At dahil nakukulangan pa nga ako sa luya mga kaagoy, naghiwa na lang ulit ako dito ng maliliit na agat. Pandagdag sa ating kinudkod na luya kanina. At mga ilang minuto pa nga mga kaagoy, hiniwa ko na nga itong pusit na maliliit. Bali, paghihiwa lang pala dito ay maliliit na cubes. Nakadepende pa rin yan sa inyo kung paano kayo gumawa ng kilawing pusit. Basta't hiwain mo muna ng pahaba at saka mo namang hiwain ng maliliit mga kaagoy. Ganyan lang kasi ang saya sa paggawa ng kilawin. At nung natapos na nga ang hiwain lahat, yung pinakulo natin na sobrang init na tubig, binuhos ko na sa pusit. Hugasin muna natin siya sa mainit na tubig para matanggal yung lansa. Para maluto rin yung mga ibang parte. Malapit-lapit na nga tayo sa finish line mga tol. At kapag natapos na mga kaagoy, saka mo na ilagay sa mixing bowl mo. Ibubuhos mo lang lahat ng mga pusit. At saka ibababad muna natin ito sa suka ng mga 20 to 30 minutes bago natin ito timplahan mga tol, para papatanggal lansa na rin ang pusit. Ang oras ngayon ay nasa 11:50 AM. Kailangan matapos ang pagbababad sa alas 12. At fast forward na nga tayo, nung naging alas 12 na nga mga kaagoy, saka ako na tinanggal sa pinagbabara niya na suka. Kailangan itanggalin natin yung sukang binabad natin sa pusit para maumpisa na nga ang timplahan itong ating gagawing kilawing pusit. At syempre mga kaagoy, hindi mawawala ang sili na green at sili na red na talagang aanghang ang iyong gagawing kilawin na pusit. Bali, ang una ko palang ginawa ay pinudburan ko muna siya ng maraming pamintang durog. At saka naman natin ito haluin ng maigi. At para sa papatanggal lansa, naglagay na rin tayo dito ng ating luya. At saka haluin muna ito ng maigi mga kaagoy. At saka mo naman na ilagay lahat ng mga nagalit mo kaninang sibuyas at bawang. Dapat kompleto ang rekado mo kapag gagawa ka ng kilawin pusit. Isabay mo na rin yung pampanghang natin. At saka mo haluin ng maigi hanggang kumalat lahat ng mga nilagay mong pasangka. Bali pala mga kaagoy, maglalagay pala tayo dito ng konting kamatis. Pampadagdag ingredient sa ating gagawing kilawing pusit. I-mix lang natin ito na i-mix hanggang kumalat lang yung kamatis. Kung napanood mo itong video na ito mga kaagoy, pakishare naman at pakicomment kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating itong vlog ko. Bali, naghiwa at nagpudpud na pala ako dito ng kalamansi natin. At saka mo ibuhos sa ating ginawang kilawin na pusit. Kapag nakukulangan ka pa sa lasa niyan mga kaagoy, saka mo lagyan ng konting asin. Para yung ginawa nating kilawing pusit ay maging balanse. Baka sa sobrang asim, maasim na ang malasahan mo, hindi na yung kilawing pusit. Bali, ganyan lang pala ang paggagawa ng kilawing pusit mga kaagoy. At pagkatapos, ganito na yung final output natin. Meron na tayong sariling kilawing pusit. Tapos sasabayan mo pa ng purong gin. Panalo ka kapag ganyang setup mga kaagoy.